5,000 piso hanggang 30,000 na ang multa sa mga motoristang daraan pa rin sa EDSA Busway simula po yan sa Lunes. Kanina, tuloy pa rin ang panghuhuli sa mga pasaway. Ang isang ang naharang muntik pang sagasaan ang ilang MMDA enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi, pwede pa sila yan. Buhay yan. Buhay yan. May pamilya yan. May anak yan. May asawa yan. May pamilya. Kaya nga, baka pa nila lang sa kasahan. Tao mo yan. Ganito na lang ang galit ni MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebrija sa motoristang muntik sagasaan ng kanyang mga tauhan sa EDSA Busway sa Cubao kaninang umaga. Sinita ng MMDA ang SUV dahil dumaan ito sa busway, imbes na huminto. Sinubukan pa nitong tumakas pero nahabol din. Nagdahilan pa raw ang motorista na mula siya sa DOTR. May vehicle pass pa nga ito ng DOTR sa windshield ng sasakyan pero hindi naman naka-government plate. Inabutan namin doon. Anong rason? DOTR kami. DOTR nga itong policy na to na ini-implement namin tapos hindi kayo sumusunod. Sa huli, tinikitan ang driver at pinagmulta ng 1,000 piso. Hindi rin nakalusot ang sasakyang ito ng field post na pumasok din sa busway. Kasi sir, kala ko pwede kami marked vehicle kaya pumasok kasi din ako. Red plate. Hindi ko na maalam na bawal din. Paalala ng MMDA, piling government vehicles lang ang pwedeng makigamit sa EDSA busway na inilaan talaga para sa city buses. Pwede lang dumaan sa bus lane ang mga marked vehicle ng PNP at EFP, pati ambulansya, truck ng bumbero at iba pang emergency vehicle. Marami kasi tayong mga government agencies na red plate, may markings, pero these are administrative in nature, wala naman silang enforcement mandate. Pero dahil marami pa rin pasaway na motoristang pilit dumadaan sa busway, simula sa Lunes, November 13, ay itataas na ang multa sa mga lalabag dito. 5,000 piso agad ang multa para sa first offense. 10,000 pesos naman at 1 buwang suspension ng driver's license sa second offense. May kasama pa yung mandatory seminar. Para sa ikatlong offense, 20,000 pesos at 1 taong suspension ng lisensya ang parusa. Habang 30,000 pesos naman at total revocation ng lisensya kapag inulit pa sa ika-4 na beses. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.